Mahal sa mga usapag, ang iyo kamo sa panindong mga isuon. Lahat po tayo tumayo, minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. Talay natin mga ngaral at itong Bible Order and Preacher, Kuya Andy Binyas. God bless you, tamilabida. Preacher, yung salinong. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, naging ng Diyos, Panginoon, maraming salamat. Thank you so much, Lord, for the great blessing you have given to us today that you pour out the Holy Spirit in our midst. You bless us so much, Father. Thank you so much to the first leading prayer of our dearly beloved evangelist, who is our mid-end-time prophet of our loving God, Lord. Thank you so much for your blessing with power by service. Anoint me, Lord, in anything without you, my God, thou art only my wisdom. May non-understanding, Lord. I cannot think without you, Lord. Just only a rubbish of filthy rag the sight, Panginoon. Help me, Lord, to deliver the message for the brethren. O may naman understanding, especially the new ones. Revive the children right now. And I bind Satan cast out hindrances in their midst. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. So, atin natin dali-daliin, kaya medyo alas 4:30 na, maminamahal. Wala naman siguro kayo nagadali, no? Sino pong gadali, itas yung gamay? Wala naman. Maraming salamat, Lord. So, first of all, the highest praise, glory, and thanksgiving and majesty only to our loving God, our dearest adoring Savior. I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable evangelist, well, the Salamid and time prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved son Pastor Lina Gumalmid and all beloved children, the whole blessed Almida family. So I greet also our beloved co-workers, Prophet Sir here in Surigao, sa lahat po sa inyo, mga beloved brother and sister in Christ, sa mga bisita po namin at sa lahat ng mga webcast viewer po natin, nandito ngayon po sa aming mga loved ones, sa mga pamilya, may beloved wife, may children, may workers from CDO po. Sa ulitin ko ulit, itong beloved Bibiliana, beloved Kim, thank you so much po, salamat sa lito, Lord Preacher Jusalino, at sa Sir Inday, sa pamilya, sa lahat po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan ba kayo? Salamat sa ating Panginoon. Ngayon dito magtagal, narinig ko yung mga patutuon nyo, napakaganda ng mga patutuon nyo. We're so blessed so much for the testimony that we heard from you. The miracles happen, protection in our life by the grace of our loving God. Talagang hindi basta-basta. To prove beyond the shadows of a doubt that we are in the true church of the living God. That our God that we serve is a God of miracles. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang ating gawin na lang, mga minamahal, yan na tayo sa 31st anniversary dito sa Surigao City. Alam mo, 21 anyos, napakatanda na po yon. Amen? Amen? Matured na po yan, ang 31 anyos. So ang ating gawin na lang, mga minamahal, sa paglingkod sa Diyos, ay we need endurance. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng endurance? Yung endurance, ibig sabihin sa Tagalog ay ang tibay. Tibay, pagtitiis, yung tatag, at pagbabata. Kung sa Bisaya pa, maging endurance, maging malig-on kita. Amen? Tibay ng loob. Pagtitiis, mga pag-antos. Tatag, lakas ng kalooban. Din yung pagbabata. Alam yung pagbabata? Batahin natin. Antoson nato ang naglasing-klasing pagsubok, pagsulay, problema mo abot sa itong kinabuhi. Yan at kita'y magpadayon, patuloy sa paglingkod sa Diyos. Ang tawag yan sa Ingles, endurance. Amen. Sabi ng Biblia, he that endureth up to the end shall be saved. Ang manatili at magpabilin, magpaiwan, magpatuloy hanggang sa katapusan, siya lamang ang maligtas.
he that endureth up to the end, the same shall be saved. Walang sinabi na ang mag-backslide, maghinto, maghunong, butalikod, musiak, musimang, manganto sa lain, ay maligtas. Amen ba? Amen ba? So, ang sabi ng Biblia, he that endureth up to the end. Ang magmanatili, magpabilin, magpadayon, magpatuloy, maging maligon, maging matatag, mainantosan, matiisin, inaantos, kinabata ang lahat ng labing pagsubok, pagsulay sa kinabuhi. Sila lam, hangtod sa katapusan, hangtod the end, sila lang ang maligtas. So, napakaliwanag. Amen ba? Amen? So, meaning ng endurance sa English, the power to withstand hardship or stress in life. Endurance meaning the power to withstand hardship or stress in our life. Withstand. Gahom kapangyarihan na ikaw ay manatiling nakatayo. Amen? Sa kahirapan, hardship in life and stress. Stress, marami kang iniisip. Maraming nagdidisturbo sa iyo. Maraming problema. Kaya stress ang tawag po yun. Halos di ka makatulog. Di malaman anong dapat gawin. Yan ang tawag na stress. Kaya sabi ng endurance, the power to withstand hardship or stress in life. Parang katulad ba sa taong athlete, nag-contest sa marathon. Maratone siya, maratoner. Yung taong nagtatakbo sa marathon, alam niyo yung marathon, yung itawag na 10,000 kilometer runs, 20,000 kilometer runs, marathon po yun. Parang kung sa Bisaya, malahutay ba magdagan? Nasabtan niyo? Parang ganun sa tao. The marathon test a runner endurance. Yung tao kumakantis sa marathon, diyan matestingan, masubukan ang kanyang tatag, lakas, at ang kanyang pagpatuloy to test runner endurance. Hey, kung kulang ka sa endurance, kulang ka sa tibay, kulang ka sa hininga, kulang ka sa tatag, ah, hindi mo maabot yung finishing line. Talo ka, wala kang matanggap na tropiyo, wala kang matanggap na mga medalya na you proclaim to be a winner. Bakit? Wala kang endurance, wala kang magpatuloy, wala kang mag-continue, wala kang nanatili, wala kang naging malakas, wala kang naging matibay. So hindi nyo cannot reach the finishing line. Ang ating paglingkod sa Diyos, mga minamahal, ito po'y katulad ng taong tumatakbo sa maraton. Minsan, konting pagsubok lang, hindi na ko sasamba. Hindi na ako magsamba, hindi na ako mag-overnight. Hindi na ako mag-overnight, may malayong simbahan. Malaki magastos ng pamasahe. Pagod pa ako, pag-umaga, matagal pa matapos yung overnight, malate na ako sa trabaho. Amen. Amen. So yun, nawalaan ka ng pagtitiis. Nawalaan ka ng tatag, tibay ng loob. Dali ka ma-discourage. So, hindi ka na magpatuloy. Ngayon, hindi ka na magpatuloy, ang gawin mo, maghanap ka na lang ng ibang sambahan na malapit sa iyong tahanan. Amen. Hindi na ko sasamba sa Anumar, kaya napakalayo, 12 kilometers, mapasok, looban pa. Amen. Dito lang ko sa tabi naming baryo, malapit lang, lalakarin ko pa. Mababait pa yung mga tao ro. Nabibigay ng stock. Nabibigay ng pangbayad sa bill ng kuryente. Doon na lang ako. Hindi ka pa pipilitin magbigay. Bahala na kung magbigay ka hindi. So, yun ang hinahanap mo. Hinahanap mong palagay yung loob mo, pero
Hindi ka naman sigurado kung nakasunod ka ba sa kalooban ng ating banal na Panginoon. E sa amin ng Biblia, obedience to obey is a blessing. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kautusan ng Panginoon, siya lamang ang pagpapalain. So dito, pagtitiis. Sabi nga kanina ng isang ating brother, si Brother John Bin Inuya. Oh, let me mention your name for an example. Siya po ay senior, GL Senior Officer 3 sa BGNP. Kumbaga, major na yun. Diba? Mataas yung rango. Sabi niya, hindi siya mahirapan sa mag-Tagalog. Pero kahit Bisaya, Surigao na nang sinasabi niya, mapipil po natin na totoo ang Diyos kumikilos sa buhay nila. Dahil umiiyak siya, grabe himala sa buhay. Sabi niya, minsan bilang tao, makaramdam daw siya ng kapoy, kaluya, pagod, para hindi sa ganaan mo simba. Ayaw niya namang patuloy maglingkod sa Diyos. Ngunit, palagi niyang nasa isip yung himala, yung kabutihan, yung katugunan ng dalangin. Himala sa buhay nila. Bagamat nakaramdam siya ng panghina, nakaramdam siya ng hardship, nakaramdam siya ng stress sa ilang buhay. Ngunit ito pong mga nangyari sa buhay nila, the miracles happen in their life, the healing of their sicknesses, the solving of their problems, the answers of their prayer. Ito pong nagbibigay sa kanya ng endurance, magpatuloy kami, magpalayon kami, simbaw ng Diyos, hallelujah. Ngayon nakita ko, kailanman hindi kami pinabayaan ng Diyos, hindi kami binigo ng ating mahal na Panginoon, pinagpala kami, dinugon dalangin namin, pinagaling kami, minalagruhan kami ng Diyos. Yun ang natawag na endurance. He that endureth up to the end, the same shall be saved. Amen ba? So, ganun ang Kristiyano. The power to withstand hardship or stress in your life. Katulad sa taong nagtakbo sa maraton. Saan imagine, tatakbo ka ng maraton 10,000 kilometers na pakalayo po yun. Maraming ramdaman. Pagod, hingal. Tapos, mapulikat ka. Sakit yung paa. Pero, because of determination, because of the power to withstand against this pagod, determination of mine, persistent determination and perseverance, yung tibay ng loob, tiyaga, pagtatiyaga, sigasig, paninguha, ituloy niyang takbuhin upang sa ganoon, maabot niya ang tagumpay, maabot ang finishing line sa atin. Hindi lang finishing line para kurunuhan tayo, bigyan tayo ng trophy, o i-proclaim ka sa winner, champion ka, hindi po yun. Ang ating tinatakbo dito, papuntang langit, buhay na walang hanggan. Kahit bangkin mo pang buong kayamanan sa daigdig, sabi ng Biblia, what profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his own soul? What a man gives change for his soul is nothing. Kahit maangkin mo pang lahat na kayamanan sa lupa, lahat na trophy, maangkon mo na, lahat na medalya sa iyo na, lahat na parangal sa iyo, let everything fame, lahat sa iyo na. Ngunit, kung itapon lamang sa impyerno ang kaluluwa mo, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Pero kahit simple lang ang buhay mo dito, simple lang buhay mo. Magkakain ka ng 3 beses ang araw, hindi trials yun, pagpapala yan. Kahit magkakain ka lang isang beses ang araw, hindi po trials yun, pagpapala yun. Kaya huwag mo isipin. What is money? Huwag natin isipin yung pera. Huwag na isipin natin yung parangal ng tao. Isipin natin na tayo makapagpatuloy, manatili sa kamay ng ating Panginoon.
Dahil yung kayamanan sa langit, yung buhay na walang hanggan, walang sapat na i-compare sa langit. Walang sapat. Wala. Sabi nga ng isang preacher, imagine, mag-imagine ka ng pinakamagandang lugar sa lupa. Pinakamagandang lugar sa lupa na maging payapa ka, maligaya. Hindi pa po sumagay sa isipin, sa isipan mo kung gaano kaganda ng langit. Yung langit, the place, the throne of God. Buhay na walang hanggan. You walk on gold. You walk on costly. Lahat ng mga bagay sa langit, hindi mo nakita dito. Matulog ka nga payapa, maligaya. Paypayan ka ng mga anghel. You sleep in the bosom of God. Wala magkikumpir sa lupa. Wala. Ngayon sa simpleng bagay lang, na-review ka lang ng preacher, mangluod ka na, hindi ka na magsamba rito. Naturuan ka lang, natuliid ka, ayaw mo tanggapin, ayaw magpakumbaba, eh grabe yung pride mo. Hindi na ako sasamba dyan. Kaya hindi ko nagustuhan yung mga preacher. Eh sino magturo sa'yo? Eh yung mga preacher na magturo. Amen? Eh hindi ka namang samba dahil gusto mo maging preacher. Eh paano ka maging preacher? Hindi ayaw mo nga magpaturo sa preacher eh. Eh gusto mo pa maging preacher. Eh paano? Ano i-preach mo doon? Nga ikaw mismo ayaw magpaturo sa preacher. Ano yon? Pride. Kayabangan po yon. Yun po ang ugali ni Lucifer. Kilala niyo ba si Lucifer? I'm sorry eh, sa preaching ko ah. Si Lucifer, napakapuging anghel. Right hand and bodyguard ng Panginoon. Lahat na sikreto ng Panginoon, alam niya. Pinagkatiwalaan siya. Kaya siyempre, right hand, bodyguard, bodyguard, kompleto na eh. Amen? Pinasukan ng pride. Anong sabi niya? Gusto ko malampasan ang Panginoon. Ayaw niya magpailalim. Gusto niya pantayan, lampasan ang Panginoon.